Kung ang budget mo 1K, magbenta ka ng banana queue at kamote queue. So, dyan na lang muna sa inyo. O syempre, gamitin mo muna yung sarili nyong kawali. So, ganito, bumili ka ng mantika worth 200 pesos para sa mantika ng kamote at banana queue. And then, 200 pesos sa kamote at 200 pesos sa banana. And then, 300 pesos worth of brown sugar. Tapos, bumili ka ng stick. And then, supot. Lalagyan mo. Tapos, ilalagay mo yon doon din sa kawali na pinagprituhan mo. Pero bago mo ilagay yon, maglagay ka ng dahon ng saging. Mas malinis at mas magandang tignan. So doon, kung mabebenta mo yon, pwede kang kumita doon. Siguro man, nasa 200 pesos or 300 pesos sa isang araw. So tiyaga-tiyaga lang yan. Ilalapit-lapit mo lang yan sa mga tao. Good luck! Okay, yung basic na pag-iipon, binabudget mo yung pera mo. Nagtatabi ka para makaipon. Araw-araw, halos yan ang ginagawa mo. Okay. Additional na pagklaseng pag-iipon, yung aalagaan mo ang sarili mo. Pag wala kang sakit, walang ospital, walang gastos. Diba? So, paano mo alagaan yung sarili mo? O simple lang yan. Uminom ka lang lagi ng maraming tubig. Iwasan mo lang ang mga bawal. Natural, iwasan mo ang pag-iyosi. Yung alak, paminsan-minsan lang, okay lang yon. Ano pang bawal? Iwasan mo yung mga bawal na pagkain sa'yo. Maaalat, matatamis. Yung pag-iiwas mo, para na rin pag-iipon yun. Okay? So pag walang sakit, walang gastos. Alam mo ba na magandang negosyo ang construction supply? Naku Diyos ko, lahat ng tao gusto magpagawa ng bahay. Siyempre basta may pera. Pero makikita mo yan, sa barangay nyo, sa lugar nyo, may tinatayong bahay. Ang kagandahan sa construction supply, hindi nasisira ang benta basta sa proper storage. Katulad ng simento, ng bakal, ng pako, mga alambre, yan. Lahat, anything na pagpapagawa ng bahay, maayos yan. Magandang negosyo yan. Paano ka lalaki doon? Kausapin mo mga architect, mga engineers, mga contractor. Kausapin mo sila, mag-present ka ng presyo mo para ma-idea sila na mas murang benta mo kaysa sa iba. Tandaan mo ha, lahat ng negosyante, lahat ng contractor, ako mismo, basta kung saan ang mura, doon ako bibili. Kahit mas mura ng piso, doon ako bibili. Okay? Good luck! Alam mo, may mga tao, pag walang pera, matalas mag-isip. Pag walang pera, doon gumagana yung utak nila para mag-isip ng pagkakapirahan. So, ganito, example ng pagkakakitaan kahit wala kang puhunan. Kunyari, merong binebentang sasakyan, kausapin mo yung may-ari. Sabihin mo, boss, hanapan ko ng buyer yan. Pwede bang plus 5,000 ako or plus 10,000? Or kung pwede, plus 20,000. Hanapan mo ng buyer. O kaya, pag may nagbebenta ng lupa, pwede po bang maghanap ako ng buyer para sa lupa nyo? Kaya na po plus 50,000 ako. Or plus 30,000. Or kaya na pong bahala. At least meron. Ngayon, uulit-ulitin mo yun, syempre. Masasanay ka na at mas gagaling ka pang mag-sales talk. Balang araw makakadeal ka ng malaki. Yun na rin yung gagawin mong negosyo. Pagdating ng araw, ikaw na rin yung makakabili ng lupa o sasakyan, ikaw magbebenta. Hindi totoo yan. Pwede kang yumaman sa pangangamuhan. Papaano? Ito for example, real talk. Isang caregiver, nagtatrabaho sa ibang bansa. Okay, pinagtatrabuhan niya yung amo niya ng matagal ng panahon. Matanda na yung amo. Ngayon, walang pamamanahan ng kayamanan niya. Pinamana doon sa caregiver. O, instant millionaire. Unexpected. Pag-uwi ng Pilipinas, ay ang sarap ng buhay. Good karma ang nangyari sa kanya. Anong punan? Mahal niya lang yung trabaho niya, nagtsatsaga lang siya, at tapat sa trabaho. Okay? Walang inaasahan. Matyaga lang for how many years? So, maraming dahilan para yung mamang ka kahit nangangamuhan ka lang. Kahit na anong trabaho mo ngayon, hindi mo alam kung anong utak ng amo mo ngayon. Balang araw, bigla na lang yung darating na biyaya sa'yo.